Ramdam nyo na ba ang lalo pang nagiging hebigat na traffic sa EDSA? Ayon sa MMDA, ito na ang sinasabi nilang 20% dagdag sa volume o dami ng mga sasakyan sa mga kalsada ng EDSA ngayong Kapaskuhan. Hindi na po natin mapapaluwag yan kasi ang EDSA is EDSA. Yung volume continuous naman, 20%. Ang sa amin na lang po, disiplinahin natin yung sarili natin, stay in our lanes and observe traffic rules. At kapag matindi ang traffic, nagiging mas mahirap din ang pagsakay. Mapabus, jeep, taxi o TNVS man. Namimili sila ng pasahero palagi. Tsaka yung pupuntahan, lagi daw traffic, ganun. Mas mahirap na sumakay, mas mahal pang singil sa mga taxi at TNVS. Si Moira, araw-araw sumasakay ng grab share. Ang 250 pesos niyang karaniwang pamasahe pa uwi mula eskwelahan. Nadagdagan na nga ng 100 pesos, mas mahirap pang mag-book. Yung allowance ko, more than 60% of it goes to transportation because of Grab. Ayon naman sa isang Grab driver na aming nakausap, huwag naman daw sanang magalit ang mga pasahero. Magkaintindihan lang sir, win-win situation naman eh. Sasakay sila sa amin, bibigyan namin sila ng magandang ride papunta sa kanilang pupuntahan. Ang mga taxi driver naman ang madalas tawaging suplado at nangungontrata. Dumipensa rin. Hindi mo rin sir makontrol yung mga kasama namin taxi. Bakit? Dahil sa traffic. Malaki ang multa ipinapataw ng LTFRB para sa mga suplado at naninigil ng sobra-sobra sa mga taxi at TNVS driver. The passenger and the public should be vigilant. No? Kung may reklamo, i-reklamo nyo kaagad and then you pursue it. Kasi ang board hindi mo pwede mag-decide kung walang mga testigo at walang ebidensya. Ivan Mayrina, GMA News.